everyone, welcome back to my channel. And for today's video, just having a normal day here in Ho Chi Minh City, Saigon, Vietnam. Pero nagtagalog na eh, no? Ano yun, dami-dami mga motor, nakakatakot. It's gonna be always run for your life. Lakad-lakad lang ng very, very hard mula sa aking accommodation. Diba nga, napakarami motor. Oh my God. Run for your life lagi talaga. Meron din silang fruits. Yes. Nasa kalye. Okay, ganyan na lang kasi yung mukha ko lang nakikita, yung Tesla ko lang nasa screen yun. 3 days to go before leaving to Singapore. Walang skate today dahil maulan. Walang kung naririnig niyo ako, kailangan ko pang unmask. Kaso mausap. Aking asma ina-atake na naman. Saan naririnig niyo ako? Tawid muna ako ah. Ganito na lang para marinig niyo ako. Kasi sumisigaw ako pag malayo eh. Ayan, ang dami-dami mga motor. Hey, no more more, diba? Oh. Kita niyo? Sige! Upa! Titinda na tubo. So, fresh squeeze. Nawawan ko kung magkano. Ayoko nakitan kasi baka mamaya gumawa siya. Hindi naman ako order. Hindi naman ako bibili. Bigyan ako agad. Biktima din sila dito eh. Hi! Honestly, maraming pogi mga Vietnamese. Ang puputi pa nila. Ayan o. Hogi. Tsaka friendly sila. Smiling toothpaste sila. Kaso maaga silang mga nagjo-jowa. Nautog damot ka di. Sika. Isang nga nasapa damot nagjo-jowa. Ay. Kita nyo. Ang daming motor. Oh. Oh, diba? Hindi sila bumubusin niya. Basta pakiramdaman mo na lang. Hindi ko naintindihan yung sinabi na matanda. Bahala siya. Ayan, napakadali. May nangungulangot pa. Thank you.
ano, ka mga ano. Ayan, ang dami. More, more. Run for your life. Diba? Ang dami. Mawiwindang ka dito, puro motor. Main transportation nila dito, motor. Ito yung fabulous na ano, sa music lounge. So, sa sambayan ng mga manginginom dito. Bongbong ba ito sa rabe? Ganda na nga nyo. No lights. Hi! May aso sumusunod. So, ito yung pinakasentro dito sa District 1. Dito sa Saigon or Ho Chi Minh City. Ito ang McDo dito. Marami ding Jollibee dito. Hindi ko alam kung nasaan yung area nila. Pero nadaanan ko nung sumakay ako ng ano, hop on, hop off bus. Ayan na, ito ang Sentro Bentan Market. Bumili ako dyan nung isang araw. Ito na nga yung scenario. Bumili ako dyan ng t-shirts. 6 pieces worth 1 million dong. Apakamahal. Biktima si uncle mo. Grabe. Nakala ko naman makakamura ako. Yung pala mapapamura ako sa mahal din. So, nung una, yung 6 pieces na t-shirt, 2 million dong. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Makaloka sila, diba? Ayan. Ito ang, ano, Bentan Market. Sentro, Central. 2 million dong. Vietnamese dong. My goodness, for 6 pieces. Napakamahal, 800 pesos ang isa. Ang sinasabi ko, wala akong budget para sa 1 million. Mas sinabi niya 1 million. Gusto ko nang umurong, kaso hinawakan ko na yung damit eh. 6 na piraso. 1 million doon, 400 pesos ang isa. Punyeta, nagsisi talaga ako. Wala na, nung umuwi ako, naglakad. Hindi na ako nag-commute. Naglakad na lang ako ng 2 kilometers. Katulad nito, naglalakad ako. 2 kilometers yung ano nilalakad ko mula dito hanggang doon sa accommodation. Or mula sa accommodation hanggang dito sa Bentan Market. Ayan, biktima. Kaya sa mga nagbabalak, huwag din kayong pabiktima. Ako na biktima dito. And then, nung nag-skate ako, sabi nung lokal dito na nakatira, sabi niya, ba't ka bumili doon? Napakamahal. May murang bilihan dito pero outside city, sabi sa akin. Sabi ko, hindi ko naman kasi alam. Nagsisi ako, sabi niya. Kapag ka bumibili ka dun sa bibili ka dun sa Bentan Market, kailangan may kasama kang lokal kasi talagang biktima ka doon, sabi. Sabi niya, ang Bentan Market is made for foreigners, sa mga turista, kaya mahal ang presyo. Or kahit saan, kahit saan mall, mahal ang presyo dito sa District 1, sa city center. Mahal na rin. Biktima din sila. Basta pag foreigner, minamahalan nila. Kaya isa na ako sa labiktima. Kaya nagsisi ako. Hindi ko na uulitin bumili dyan. Nakakaloka. Kala ko mapapamura ako. Hindi pala napamura ako sa mahal. After Bentan Market, ito naman ang Saigon Center. Mamahalin din dyan, mga sosyal. Ito yung sentro mismo. May Saigon Center shopping mall. District or shopping mall. Shopping center.
or whatever you gonna call it. Ito yung maliit na Saigon na square, center. Parang Quiapo, pero mas malinis. Mainit, diba? Magpapaypay si Akinbo, oh. Mainit. Soto na. Kahit makulimlim na. Mahangin, pero mainit pa rin. Dito, ulan ng ulan. Ulan. Araw, ulan, araw. Burn! Kita nyo? Kahit may traffic lights na, hindi pa rin nila sinusunod, oh. Pero walang ano, ah. In fairness, walang nagkakabungguan. So, dami lang ano, ng motor. Oh my God! Run for life, eh. Ay! Yung mga Afghan. Ang panghi, mamang. So, those are the half-on, half-off buses. This area is the starting point for the city tour. Okay, this is the roundabout. With, ayan na, ayan na. Nakatari din ang mga babaita dito, yung mga marites din ang mga lukarete. Pag kusilap daan, eh, Omar Aramido, kusilapan daw ako. Nagagaram ko nga ba. Ito yung City Hall. This is the City Hall. And this is the surroundings. Gutom na ako, ha? Lakad ako ng 2 kilometers para lang dito. Ay, mga afon na naman. Pagyang-yang. Nakakahiya naman tumitig kasi makasabihin nilang po kalin ako. Buti pa sa Abu Dhabi. Pag tinitigan mo, booking mo, ganun. Ito naman mga dibi-dibi-dibi na. Portugal Magna. Ayan yung City Hall. Pagka ganitong oras na may or daylight pa. Mamaya, pagkaan nyo, pagpatak ng 7 o'clock, babalik. Meanwhile, let's just roam around. Oh, but it's poor former si Papang mo, oh. Yeah, do you want me to take a picture of you? Picturean ko daw ang mga ano, pinene. Okay? Can you just press la? Mm-hmm. Okay? He's been doing that for a long time, huh? I mean, for how many hours? Does he have a break time or what? Nagpalitrato sila, liman lang sila nagbigay ng tip. Ang tagal niya nakatayo dito, huh? Yung statue. Ang mga check, hindi mo na nagbigay ng pangkain ng taong statue. Kailangan kong makahanap ng makakainan muna. Ay, may mga afam. Wait lang. Tingnan ko muna itong mga afam na ito. Uy, pagod na sila. Pinagpapawisan, no? Ayan, mga afam. Let's go, Mariosi. So I've got a watermelon. $50,000. Alright, and let's gonna eat here. Dito muna ako kakain ng very, very hard. Let's eat mga kamarites. It's getting darker now, and the light's coming out. Kung meron Times Square sa New York, meron Times Square sa Kuala Lumpur, meron din dito sa Ho Chi Minh City, Times Square Building. Diba? Ayan, no? At ang katabi, Sunwalk. A Citibank building. And then, behind me is the City Hall. Pero wala pang ilaw yung roundabout, yung fountain sa gitna. Water lily flower ba yun? Sa gitna, hindi ko alam. Ayan na nga, nagpailaw na si Mayor.
may ilaw na si ano, si water lily flower. Hindi ko alam kung water lily flower pa yan. Basta, pahawig siya ng water lily flower. Diba nga? Habong-bongga ang City Hall. It was a nice view, right? A perfect view. Did I say view? A perfect view. At, ang katabi is Rolex Hotel. I know Rolex. Dito sa area ng ito, matatagpuan ng mga branded, mga luxury items. Like Rolex, yan, Chanel, or Chanel in German, Chanel in US or America. And then Louis Vuitton around, just behind this building, or maybe this building behind the back. There's a lot more luxury items. I mean, luxury boutiques. So, ito ang sentro ng Ho Chi Minh City. Ayan. Oh. Kung gusto nyo mag-shopping ng Bongbongga, mga branded names, ang mga bet na bet nyo, punta lang kayo dito sa Ho Chi Minh City Center, District 1. Dito sa area naman. Tips ko lang, mahal din. Para ka din bumili sa ano, sa Paris, sa US, sa Japan. Ganun din ang presyo. Parehas lang. Pero dito, nasa ano lang siya. Nasa kalye. Mga boutiques. Diba? Hindi katulad yung sa ibang lugar. Katulad yung sa Pilipinas na nasa isang exclusive malls. Ganun. Dito, nasa kalye lang ang mga branded shops. Okay. Saying bye-bye for now and see you for the next video.